Hello, good evening guys. Meron tayong barya ngayon. Ito ay mga USPI, pero una, dapat ko lang i-clarify yung hindi lang isa, dalawa, tatlo. Dami-dami kasing nagbablog nito na rare daw, rare my ass. Ito, kung talagang mahal, bilhin nyo na. Ganito kasi yung 25 centavos daw, rare na 1960s. Ganito siya, Meron nagsasabi na 500 pesos ang isa. Merong 600. May ewan ko ba saan yun napulot na mga balita yan. Sa ilalim ba kayo ng kuweba nakatira at wala kayong information tungkol dito? Natuto lang kayong mag browse sa internet, nakita nyo sa TV, naniwala naman kayo. Kung totoong rare ito, eto, subukan yung bilhin. Mahirap daw hanapin, million-million ang ginawa na ganito, 100 million copies. Tingnan mo, ang dami ko pa nito dati. Pinang didikit ko lang sa semento sa sahig. Huwag nyo lukuhin yung mga viewers nyo. Para lang magkaroon kayo ng video views. Dahil monetize yung mga channel nyo. May mga pera yung channel nyo. Huwag nyo lukuhin yung mga viewers. Ginagawa nyo namang tanga. Tanga na nga yung mga tao, ginagawa nyo pang tanga lalo. Eto, bilhin nyo, rare daw. Hindi ito rare, common. Hindi sana maraming pera na ito. Dati nga isang baldi ito. Pag ginlalagay ko lang to sa semento, pag may ginagawa kaming mga kulungan ng baboy. Ito pa isa, rare daw, old coins. Kailan ba kayo pinanganak? Kahapon. Ito, ang dami-dami. Mga ganyan, common lang ang mga ito. Pag makita nyo ganito ang itsura, common. Yung ganito, na ganito ang likod, common yan. Common yan, 1944, 1945. Mga common yan. Maliban na lang sa mga year 1941, ganyan. 1938, 1937, ganyan. Yung eto, hard to find talaga eto. Eto, sa kanila, isa ako, kompleto ako, set from 1930. Ito yung USPI, yung likod niya. 1930, 1931, 1932, 1933, wala, hindi sila nag mint. 1934, ganito siya, magandang quality. 1935, yan ang last na mint nila ng ganitong series ng insular government, tawag dito. Ganyan, may Filipinas yung nakasulat. While yung common naman, Pilipinas din ang nakasulat. Pareho sila. Iba, nakikita nyo. Pero yung likod is magkaiba. Yan. Yung binibili is eto. Yung mga ganito is mga common yan. Pero at the same time, may silver content po ito, 11%, pareho sila, 11%, kaya nakikita nyo, hindi ito basta-bastang kinakain ng kalawang o hindi kinakalawang, dahil may silver content po ito. So, dapat maliwanagan tayo. Gusto ko lang i-clear na yung iba is kahapon lang humawak ng barya. Automatic expert na sila, nag-vlog na agad, nag-YouTube. Sinasabi ko lang to ang katotohanan.
Tapos sabihin rare yung coin, ang dami-dami, million yung ginawa. Ang mga rare is yung mahirap hanapin, hindi mahanap. Ang sabi, hindi daw ako maghanap. Ibig sabihin, kulang ang source at resources nyo. Baka sa ilalim kayo ng kuweba nakatira, hindi kayo lumalabas ng bahay nyo. At sa TV lang kayo nakatingin. Kaya kung ano yung pinifeed ng TV sa inyo, yun lang paniwalaan nyo. Hindi yan totoo. Sana magkaliwanagan tayo. Hindi kasyo kumikita na yung channel nyo, inaabuso nyo na rin ang pagbablog. Hindi, wala nang natutunan yung mga vlog, mga viewers ninyo sa inyo, kundi lalo nyo yung ginagawang tanga, kawawa naman viewers nyo. Yan, mga common lang yan. Wala kasi, minsan nagbabrowse ako, nagugulat ako sa mga presyo. Milyon ang benta, kahit sa Facebook, nagbebenta. 1 million yung namang mga totoong collector at mga nagba-buy and sell, halos simatayin sa ines at tawa dahil sa mga post nila. 1972 na piso e benta ng 500,000 pesos, kung di ba naman panluloko sa tao. Huwag yung ganyanin. Huwag. Minsan may mga pinag-aralan, mayroon din na nag-aral pero ginagamit sa kalokohan yung pinag-aralan. Sana maliwanagan tayo. Ito ako, kompleto ako ng set from 1930 to 1935 ng USPI, yung insular government. 1930, ewan ko ilang milyon ang ginawa nito, 2 million o 3 million. 31, meron din tayo. 1932. Yan. At walang 1933, 1934 lang. At 1935. Medyo mahirap hanapin ito. Ito mga almost 4 years ko hinanap. Yung talagang nagbahay-bahay tayo. At naghukay sa lupa para lang makahanap ng mga ganito kasi nadidetect ito ng metal detector. Tumutunog kasi may silver content po ito, 11%. So ganon. At yung eto naman po is 12 to 15 pesos or 30 pesos ang isa, minsan 30 pesos. Depende sa quality. Pag circulated, common tawag dyan is 12 pesos. Pag uncirculated, minsan abot ng 60 pesos, ganyan. Pero hindi tayo abot sa milyon o libo-libo na benta nyan. At may nakikita nga ako yung totoo sa may eBay, bago lang chinek ko. May abot sila ng tag 3,300, 900, yung isa, pero yung mga uncirculated at saka mga AU almost uncirculated yung condition, pero pag tulad nito hindi na ito ano kasi pangit na yung itsura, so hindi na kamahalan. Malaglag na lang sa common yan o sa face value. Then ang face value nga is medyo mataas na rin kasi historical ito, war coins. Okay, and that's it. Sana nagkaliwanagan tayo. Maraming salamat sa panonood at see you sa susunod na video. Salamat.